Sa ilang dekada ni Glyza De Castro sa showbiz, ito raw ang isa pa sa mga naipundar niya, ang bahay bakasyonang ito sa Baler Aurora na tinawag nilang Casa Galura. Hello! Tuloy kayo sa aming bahay dito sa Baler. Nabili namin to during Contessa, so that was last year. Nung time na medyo naghahanap ako ng place na pwede ako mag-relax, pwede ako, at the same time, pwede akong mag-exercise, may mga activities. Ito, hindi pa namin ito masyadong nagagamit kasi most of the time, yung pagluluto dito sa loob. So, meron pang another kitchen dito na kumakain ang tatay ko. Hi! Kain tayo! Si Jekka! Ayan, lagi kong kasama. At si Leo. Ayan, siya ang mga partners in crime namin dito. May tatlong kwartong pwedeng i-rent sa Casa Galura. Bawat kwarto, inspired ang pangalan sa mga naging projects ni Glyza sa showbiz. Wala siyang iniisip kundi yung parating para sa amin, yung kapakanan namin, kung paano niya kami mabibigyan ng magandang buhay. Kaya yun, talagang sobra kami proud sa kanya sa pagkakaroon ng isang anak na kagaya ni Glyza. Ang kwartong ito, ipinangalan sa titulo ng kanyang kanta na Sinta. Idea to ng tatay ko na ipangalan na Sinta kasi ideal siya for couples or small family. So kung gusto niyong magkape-kape lang dito muna, ganyan. Kina lang kayo, kwentuhan kayo about life. Sa pagbisita ko kay Glyza dito sa kanyang travel agency, ikinuwento niya sa akin na ang kanya palang hilig sa pagkanta ang siyang naging daan niya sa showbiz. Yung kapatid ko yung may pangalan. Kasi siya talaga yung gusto mag-artista. Sabi na, since may audition, tara, punta tayo. Yeah. Ikaw, anong gagawin ko? Sige, kanta na lang ako. Kasi may naghahanap din sila ng recording artist. Yes. Uh-huh. O since naman yung hinahanap nila, at feeling ko, yung strength ko nandun sa singing, ayun yung ginawa ko. Minana raw ni Glyza sa kanyang mga magulang ang hilig niya sa musika. Parehas raw itong mga entertainers noon. Okay. Si nanay yung singer, tapos si tatay, pianista, yes. Gitarista, bahista, kahit na. Mm-hmm. Kung ano-ano ng instrumento ang tinugtog niya. So meron kang childhood memory na sa bahay nagkakantahan kayo, yes, tinutugtog yes. Sila? Every time. Tapos, kumbaga jamming yung pamilya? Jamming, tapos even kapag kami mga malalaking gatherings kami, hindi mawawala yung kantahan. Double success nga ang nakamit ni Glyza dahil bukod sa pagiging aktres, natupad din niya ang pangarap na maging isang recording artist. Katunayan, siya rin ang kumanta ng theme songs ng ilan sa mga pinagbidahan niyang drama series. Gaya ng Till It's Time. Ang second room sa kanilang Casa Galura, ipinangalan naman sa kauna-unahang lead project ni Glyza, ang Griselda. Ito ang Griselda room. At meron siyang 10 beds. Well, initially, ang idea namin dito is to yung mga family members magkasya. Kasi nga, madami kami. Tapos every time na mag-outing kami, lagi kaming kinakapos pagdating sa space. So, ito, ideal to sa mga families, mga big families. Tapos pwede pang may pull-up bed dito. Ayan, ganyan. Kung yun ho ang napag-desisyonan nyo, tatanggapin ko ho. Nasundan pa ang Griselda ng ilang big projects gaya ng Amaya noong 2011. Marami lang akong iniisip pagkat may pinagdaraanan ako ngayon. Taong 2015 naman, pinuri ang pagganap ni Glyza sa lesbian character na si Althea sa drama series na The Rich Man's Daughter. Well, what can I say? Congratulations. Ako'y nababahala na sa iyo, Avria. Siyempre pa, tumatak din si Glyza bilang si Sangre Pirena sa remake ng Telefantasia na Encantadia noong 2016. Hawak na natin ang lahat ng kaputo. Sobrang professional niya. As in, siya yung tipong artista na
hindi siya manghaharot, hindi siya magkukulit on the set. Kasi super concentrated siya sa trabaho niya. Pero nung latter part ng Encantadia, nag-gets ko na, ah, kaya pala si Ate Glyza, sobra siyang nag-internalize and tahimik. She's a good role model sa mga actors like me. At noong 2018, nagtapos ang isa pa sa mga biggest project ni Glyza, ang Contessa. Hindi na pwedeng mabuo ulit ang pamilya natin. Pero pwede nating parusahan lahat ng mga taong nang ape at sumira sa atin. Magaling. Magaling si Glyza. She gets into the character automatically. Tapos, very professional. She doesn't come to the set na hindi prepared. She always comes to the set na prepared. Sana pala sinabi ko na noon ng dahilan. Di siguro nangyari ito. Di ko alam yung sinasabi mo. Off-cam si Glyza is kabaliktaran. Kalug siya. In fact, mahilig nga siya sa mga K-pop na na-surprise ako kasi parang wala sa personality niya. Parang akala ko parang rock and roll siya, ganyan. Ayan, dahil ang bunga ng paghihirap ni Contessa ay itong Casa Galura. pinangalan ko yung room na to na Contessa. Pero hindi lang TV projects ang pinagkaabalahan ni Glyza. Naging suki rin siya ng maraming indie films kung saan lalong nahasa at napansin ang husay niya sa pag-arte. Noong nakaraang taon, sa Cinemalaya Film Festival, umani ng awards ang pagganap ni Glyza sa pelikulang Liway. Ano ba kaya? Bakit kayo nanonood niyan? Kasalanan ba namin na may bata dito? Hindi ko rin na-expect na ganun nabigyan ng patotoo. At justice ni Glyza yung pagganap ng aking buhay. Napakaganda po. Kahit ako hindi makapaniwala at I'm really proud and honored na paano ito ginawa ni Glyza. I already know what to do. Dahil tumatak talaga si Glyza bilang isang bida kontra bida, inalam ko na rin kung ano nga ba ang teknik niya sa pag-arte. Paano naman ang facial expression? Sige nga, ano bang pinaka-importante sa isang kontrabida? Siguro, nagpapasalamat ako dahil malaki yung mata ko. At, kahit na hindi ako tumingin ng pailalim. Parang maamo naman siya. Oh. Kaya ko siyang paamuhin. Okay. Pero kapag kailangan kong maging fierce, hindi na rin siya. Nauutusan pala ang mata mo. Fierce tayo ngayon. Tingnan nga natin kung papasa rin ako bilang si Contessa. Okay, so yun yung tip. So iano ko lang na, hindi mo ako kaya, Ano ha, kailangan pala naka-heels sa pag- Kahit na wala kang sinasabi, pero sa isip mo lang, yun yung binabanggit mo. Ayan, reaction lang, reaction. Ayan, hold emotion. Ayan, hold emotion. Okay. Sakit sa panga. Technique ko din na kapag okay. Kailangan mong galit na galit ka na, pero sa sobrang galit mo, naiiyak ka na, hindi mo i-close yung mata mo. So, medyo naluluha-luha ka na, tapos antayin mo na lang na tumulo yung luha. Ayan, nagluluha-luha na. Kasi, nainitan ako. Hindi man naging mabilis at madali, unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Para kay Glyza, anything worth having is worth waiting for. Anong aral ng tunay na buhay ni Glyza de Castro? May time para sa lahat. Minsan hindi natin na napapansin na nag-work yung mga bagay na gusto nating mangyari unti-unti. Whatever it is na pinapangarap mo o pinagpipray mong mangyari siya at the right time.